famine some portions ng early game. But even with all of that being said, ngayon ay magsisimula tayo. This is one of the deciders of a best of five series. Oh. Game 3 is very important for you to determine kung ano ba ang momentum na dadalhin mo sa mga susunod na laban. Ito yung ayaw mong matalo ka na. Yep. Kailangan victory. Looking at the emblems right now and of course the battle spells. Purify on Stitch. Kasi nga, sinabi nyo na eh, puro CC ang side ng Geek Fam. Oh, kailangan talaga mag-ingat sobra ni Stitch in terms of positioning. Pero regardless, hindi lang basta ingat ang kinakailangan niya kasi maingatan man niya ang isa, meron at meron pang pwedeng sumunod pa na mga setup, mga talod galing dito sa Geek Fam. So the Purify is very necessary para dito sa kanya. Fortunately, meron din naman siyang Quantum Charge. So meron pa siyang additional na movement speed na maaaring makuha. Yep. May alalay din naman kahit papaano kasi nandyan si Blinks for the protect. Speaking of, itong si Aboy, medyo delikado yata, nakakapag-flicker naman at naiwasan si Nico. Mukhang slow pace pa rin ang ating makikitang laban. Any thoughts on the draft, Hans? I mean, at some point, aside from the fact na sobrang dami ng crowd control skills, from the side of Geek Fam, Burmese Ghouls needs to be able to protect itong si Stitch in the first few minutes ng game. Kaya, nag-build up siya ng tenacity here to last a little bit longer. Kadera also does the same, building a tenacity kasi kailangan niya pa talaga ng item. So both Blinks and Baloyski nandito sa may Goldain for them to just continue to dish out some damage and pressure dun sa kanilang mga Goldain counterparts. And that is what we're seeing right now. Steel leg plates ang binild muna nitong si Kadera because as expected, kailangan niya muna ng time to get some items and gold on this hero. Yeah. And in addition, Nico, kailangan mo maistorbo to. Yeah. Kasi ito yung mahirap pag naapag early game talaga ng sagad. At mukhang masasagad na actually ni Marky yung turtle. Fun fact, naka-molten essence na si Marky. So, Makunachi and plus may extra proc na ng AOE. There you go, Marky! Walang ka-counter sa retry. Ay, may minuan ko rin pa pala si Baloyski dito na hindi basta-basta nilalabas. At yung Nether Realm, sinapinansagot na rin naman dito ni Aboy. Itinutuloy lang nila yung laban. Apat naman nga naman kasi sila. Nope. Lina makaka-flicker out daw at si Baloyski ang magiging kapalit. Kasi medyo masakit na rin yung damage na kumula dito sa Burmese Ghouls. But it's still Geek Fam na makakakuha ulit ng bawi. 2-for-2 plus a turtle. Malamang lamang doon ang Geek Fam, tama? Yup, maganda. Ang naging initiation ng Geek Fam doon, Luke was able to stay alive and nagtipon-tipon yung karamihan sa mga skills or yung karamihan sa mga heroes ng Burmese Ghouls doon sa loob ng isang eskinita at doon lumalamang ang Geek Fam sa mga ganong klase ng initiations because they have so much AOE to offer sa kanilang mga kalaban. So Burmese Ghouls tried to do their best to stay alive in that moment pero it was too late for two of their members. Basically, Shadow and Nico. And this is the start that we're talking about. Kailangan mong ma-disrupt ng Joy. Oo, kailangan guluhin mo ng guluhin, no? Kaya siguro lagi din nagpapakita si Baloy at si Aboy. Pero sila guguluhin ngayon. Aboy, dito hinahanap na ni Nico. Ginamit na ng ha-electrifying beats. At siya ay mawawala kahit na nakita mo na kasi itong Joy. Apakabilis kasi humahabol nito eh. True, true. Kaya rin naman pinipili yan, lalo na sa mga gustong kumil talaga. Doon ay walang naging exchange ang Geek Fam para sa buhay ni Aboy. Remember, isa to sa mga favorite ni Aboy, ha? Ang Paramis. Pero it's a good move para kay Nico to take that pick off. Can't run but can't hide. That is what you would expect kung sakali na makakasama mo Joy. Pero Marky was able to get it. Netherrealm nandito para tulungan si Marky. Kaya naman, alam na yun, ng Burmese Ghouls. Pero Minuan Fury may mahuhabol pa na setup dito para hindi na tumuloy si Shadow sa gusto nilang kuhain. At napakaraming skills ang nagamit. Meron pa tayong turtle na inaabangan. Mukhang makakita na naman tayo ng Battle of Endurance sa laban na to. Parehas team fight ko ang mangyayari. And now we're having another turtle objective take. Who's gonna take it? I mean, tatlo sa skills or ultimates ng side ng Burmese Ghouls ay wala. Meanwhile, apat ang wala naman sa kupunan ng Geek Fam. It's only Kachadera na may hawak ng kanyang sariling ultimate and it's gonna take some time. Kaya both Geek Fam and Burmese Ghouls, hindi talaga nila hina-hard engage itong turtle objective. It's still
gonna take some time bago sila makapalag, and they're gonna put the pressure on Shadow first. Ayan na! Si Blinks na naman ang nauna dito. Hinatak na nga doon si Aboy ng lahat yung kanyang buhay, pero dinala rin naman ni Aboy sa gitna ng apat na miyembro ng Geek Fam. Etong si Blinks. Kaso mabuhay pa yata ng kaunti dahil may kinopyang Netherrealm. Meron pang sunod na penalty zone coming in from Shadow. Kinakailangan na muna mag-disengage yata ang mga members ng Geek Fam kasi hindi nabiro yung damage na nagmumula doon sa Maso. Samantalang yung mid lane turret naman ang pakay ng ibang miyembro. At si Kadera naging isang pahabol na kill pa. Oh my! Plus na nakamin pa ata itong purple. Oh, this is not looking good para sa side ng Geek Fam. Kaya nagpunta si Kadera dito sa mid lane kasi alam niya na medyo eagles na siya against the Bruno matchup na butas na yung Torres sa may bandang ibaba. Kaya he was forced to go into the middle portions ng ating mapa. Not to expect na meron palang dalawang heroes coming in from the side of the Burmese schools. And tama kasi yung nabanggit man, Jean, bagamat nakuha ng Geek Fam yung turtle, it was still so much na nilaban nila. Ngayon, si Blinks naman ang mauhuli sa gitna at susubukang bigyan. Hindi umabot doon ang stun using the Baby's Fighter ni Luke. Kaya naman si Stitch maiiwasan yung possible threat pa na gustong gawin ng Geek Fam kanina. Masasabi ko na itong laban na to ay nasa even state pa din. Bakit? Kasi kung isipin mo, kahit na nakuha yung purple, yung turtle ay malaking bagay. At hindi ganun kalaki yung lamang ng Burmese schools. Nagkakabikayan lang. Siguro ang kailangan mag-ingat dito ay si Kadera kasi madali siyang mahuhuli ng Joy kahit anong mangyari. Like for example, itong si Stitch, pwede makatakas kay Mark ito eh. Pero si Mark hindi na yata makatakas dito. Yun ang protectang Blinks, ang albantay na Blinks kapag ka naka-ruby siya dito. Bantay sarado, and it is one of his favorite picks. And with that, ladies and gentlemen, 1.3K ang kalamangan ng Burmese Ghouls. Although I have to say from what you've mentioned kanina, yes, it's a tie pagdating doon sa mga pagkuha ng kills dahil sa sandamakmak na teamfights na nangyayari. Pero kung titignan natin yung minimap, there's already two turrets na napabagsak ang Burmese Ghouls. That's permanent damage na kailangan alalahanin ng Geek Fam. Kahit na sila naman, yung nakakuha ng two turtles nung moment na yun. And Luke was to go for it. Oy, pumasok na nga ron si Luke at nag-follow up na si Baloyski. Pero saktong-sakto naman kasi pagkakagamit ng Netherrealm, ngayon si Shadow pa ang nakauna ng kill kontra dun kay Luke na siya pang nauna at gusto sanang mag-set up para sa Geek Fam. Nice counter go mula sa side ng Burmese Ghouls. If I'm not mistaken, napagamit din ang Purify si Stitch to survive that one as Burmese Ghouls will take this gold lead up to 2,000. Ako, isa pa! Grabe naman yung gulat place doon ni Blinks. Napilitan tumakbo papalayo si Marky. Kamuntikan pa siya with that Vengeance Strike. Pero mabubuhay naman. Kaso very, very low. At mahihirapan yata silang mag-contest ng turtle dito. It ain't over. Baloyski, Flicker out. Mukhang libre na yung turtle na to. Burmese Ghouls, ladies and gentlemen, pinapahirapan ang Geek Fam sa first 8 minutes ng laro. Napakalinis ng execution na ginagawa ng Burmese Ghouls ngayon. Lina leading the charge. Stitch nandun lang sa may bandang likuran. Try to take as much turrets as possible. And also Nico becoming a pest. Legit na hindi nila mahanapan ng kahit anong lunas, kahit na sandamakmak yung kanilang crowd control skills. It takes some time para magawa nila yun. Kailangan kasi magandang latag talaga eh. Oh, grabe. It needs to be the perfect amount or perfect timing na kailangan wombo-kombo siya kung tutusin. Kailangan ng Geek Fam dito yung isang napakalupit, the ultimate super duper kaldag ni Baloy. Kung sinabi ni Hans, kailangan maganda yung pagka-chain ng CC, sino ba magsisimula nun? Walang iba kundi kaldag ni Baloy. Yun lang yun. Ito yung ano eh, pinaka pangmalawakan, pangmaramihang setup skill talaga na pwedeng nating asahan from Geek Fam. Mayroong mga pwedeng unahan dito si Marky, pero not so much to the point na pwede kasi siya agad i-punish o bigyan kasi siya yung crucial na retribution holder at meron pa tayong major objectives na inaasahan nila bit. Pero ang gusto ng Burmese Ghouls kahit papaano, makahigit pa ng mga tore kontra dito sa Geek Fam. As mentioned earlier, mga permanent damage kung tutuusin na mas makakatulong sa kanila para kontrolin pa yung kabuuan ng mapa, lalo pa at yung Lord na asahan natin in a bit, doon pa siya sa bandang top lane magsuspon. So, gusto mo talaga na magkaroon sana ng advantage dito sa bottom lane na to. Yeah, it's starting to be a little difficult para sa kupunan ng Geek Fam kasi nakita na natin na they're starting to grow up kasi medyo hindi na nila kinakaya yung damage output na nanggagaling dito sa members ng Burmese Ghouls. Fortunately for them though,
But wala pa naman na Necklace of Durant sa rebuild up. Ayan na! So they can still heal. Pumasok na nga doon si Shadow. Pero siya agad ay mabibigyan at mapapunish din. That's minus one para dito sa Burmese Ghouls. Samantalang doon sa top lane, Nico, may nakuha naman siyang Tore. At mayroon ng Lord na magsuspawn in 3 seconds. Hindi pa kumakaldag yan, ha? Hindi pa yan nagpapayanig. Shadow overextending is welcome. 10 minutes in. Still, Burmese Ghouls on the lead. Nag-aabang ang karamihan para dito sa Lord attempt. Uunahan ngayon ni Marky. Yup, Shadow. Medyo malayo pa pero kaka-respond lang din. The problem is Chadera, nagsistay siya in a position na kailangan niyang mag-defend. So, minion waves are already out of the question pero mukhang ilalaban niya pa rin kasi Geek Fam's just gonna be resetting this. Maghihintay sila na ma-clear muna ni Chadera yung nasa may bandang ibaba bago siya sumali, lalo na naka-secure na siya ng Demon na! Master Sword. Naku, gusto na nilang simulan nito. Si Baloyski hindi muna mag-minion fury. Si Marky ang naiwang mag-isa at mukhang sinalo niya lahat ng high electrifying beats. Shadow will take him down. At ngayon nawala na yung retry holder ng Geek Fam. Isa na namang libreng objective para sa Burmese school. Samantalang si Chadera, sabi niya tore na lang muna dito sa baba. Aso hindi na muna rin tinuloy eh. Walang magagawa ang Geek Fam sa lead na meron. Slowly but surely, ang tinte na pinapakita ng Burmese Ghouls. Blinks, don't blink. Ayan. Kapag humila na siya. Ay, may worldy! Umabot kaya! Inabutan si Luke! At siya ay tutumba! Yung ha-electrifying beats na gamit pang panakas. Baloyski dito with a setup. Pero yung follow-up ay kakapusin yata muna. Hindi na itinuloy ng Burmese Ghouls. Meron naman daw silang Lord. At umalis ang Burmese Ghouls na beaten yung kaldag ni Baloy. Backstage access ang nangyari courtesy of Nico. Nakapag-flicker pa sana si Luke nung pagkakataon na yun. Pero hindi naging sapat. Masyadong kaunti ang HP na natitira dito kay Luke. And as of this moment, the Lord is already marching dito sa may bandang itaas. And you have to take note of it. Luke, fortunately, is alive. Hans Bridge, hindi pa nagagamit ni Lina yung ninakaw niya na ultimate. Yung ninakaw niya na Netherrealm. Oo, kanina pa Aboy. Kanina niya pa hawak yan. Kanina pa. Walang nagiging sitwasyon na kinakailangang gamitin siya. At malinis na pagkakakuha ng inhibitor turrets ngayon ang pinapakita sa atin ng Burmese Ghouls. Mukhang gusto talaga nilang sagad-sagarin yung mga pwede nilang makuha dito. At isa, ayun, dalawang inhibitor turrets na nga ang nakuha dito ng Burmese Ghouls. This is looking bad for Geek Fam! Hinulat na naman tayo doon ni Blinks at may follow-up pa mula kay Shadow. Baloy as well will fall. Si Chadera naman dito pinagbabato ng shuriken. Pero ang magiging kapalit lang ay si Shadow. Ipinagpapatuloy naman ng Geek Fam kasi may Netherrealm pa pala sila rito. Kaya naman si Stitch ang magiging ika-double kill ngayon ni Chadera. Kinakailangan na yata tumakbo dahil makaka-triple pa siya with Blinks as the third kill dito kay Kari ng Geek Fam. Overextension after overextension na naganap for Burmese Ghouls, but they'll take that. Kung nakabasag naman sila ng tatlong inhibitor turret, they will absolutely make sure na makakabawi pa rin naman sila. It's gonna be less than 15 seconds bago mabuhay yung tatlong members from the side of Burmese Ghouls. So it is opportunity para sa kupunan ng Geek Fam to go for as much turrets as possible. Magmatapang na lang tayo kasi wala na tayong inhibitors. We have nothing left to lose. Nag-dash in din si Stitch. Tingnan natin ang instant replay. Paki-explain naman, Hans, yung overextension na sinasabi mo. Dito ba yun nangyari? I mean, at some point, kung titignan natin, Stitch wanted to go for the extra kill. Pero hindi naging sapat yung Netherrealm na kinopya ng Valentina. And it was also Blinks na nawala in that team fight dahil meron ding Netherrealm yung kabila. So, the longer the team fight, the harder it is to be able to execute the gameplay that you want kasi paunti ng paunti yung HP mo. That was clearly a giggle factor para sa side ng Burmese Ghouls and it cost them a lot. Nagkaroon ng momentum ngayon ang Geek Fam. Just like game number one, yun din yung dahilan. But bigla silang natalo, now in control, can they discipline themselves enough to get the lead and to get the finish, yung finisher na gusto nilang gawin. Ito na naman tayo sa Lord Here Dance. Here we go. Laging dito nagsisimula yung mga ano yung mga mahabang teamfight natin na umaabot sa kung saan-saan sa mapa. Yun nga eh, half health and Lord ngayon. Blinks. Okay, pinofocus lang ng Burmese Ghouls yung pagkuha dito sa Lord. Kinuha na nga nila, pumasok na rin si Marky doon, Netherrealm na ikasada. Eto, ngayon pa lang nilabas ng Burmese Ghouls yung Netherrealm nila. Baloyski, napakaraming mananakap doon at free hit lang si Chadera. Si Stitch yata ang unang tutumba, unstoppable na siya ngayon. Si Blinks isununod pa, si Nanico sa likod, mag-a-attempt, gumamit ng ha-electrifying beats. Pero may iwasan lang din, hinaabol ni Marky at si Blinks naman isusunod ngayon, aabutan pa ni Aboy with the Ghost Bursters. And that's 3 members or 2 members down para sa Burmese.
walang nagawa si Nico para pumunta doon sa backline. Even though nakuha ng Burmese Ghouls yung Lord, kinaldagan pa rin sila ni Baloy. Ang daming nangyari sa laban na yun. Kumbaga, the show must go on eh. The show must go on. Hindi pwede na may nakuha silang panalo at kami wala. Fortunately, Baloy was right on schedule, right on time, tamang tempo, at nakuha niya yung knock-up that was necessary for them to make the turn dahil hindi rin nailatag yung retribution nitong si Marky, but still they are able to stay alive in the competition, and habang tumatagal mas lalo silang nagkakaroon ng pag-asa dahil si Chidera ay nakakuha na ng mga items that he actually needs. May Demon Hunter Sword siya and the Corrosion Sight as well that's gonna help him propel and keep his team in the game. Sumasakit na yan. Sumasakit na yung proc nung true damage ng carry. Masakit talaga ang katotohanan. Kaya nga, true damage ang tawag dyan. The more HPs you have, kaya baliwala yung pag-front ni Shadow. Kahit na humarap din si Blinks, mababaliwala dito yung kunat ng dalawang hero na yan dahil sumasakit na yung passive, lalo na nung carry. Basta hindi si Chidera ang mahuli at maka-free hit lang siya talaga. Mararamdaman na lang ng Burmese Ghouls na unti-unti, isa-isa silang nabuburay. Nasa ganung point na talaga dito ng damage itong si Chidera ng Geek Fam. So far, pinakamataas nga na sinalong damage itong si Baloyski, pero parang ito yung point na from this point onwards, pwedeng Geek Fam na yung medyo mas magmatapang ng kaunti. Kung mauulit-ulit pa nila yung mga plays na ginagawa nila magmula kanina. Yup, gagamit na ngayon si Nico ng unting apoy with the glowing wand. Ako. Kailangan ng Burmese dito. If you're Burmese, if you are Shadow, you need to get one, I think. You need to pick off one. Kasi kapag pinilit yung team fight, I can say, hindi na to kagaya ng mga first few stages ng laban. Look at that though. Flask of the Oasis ay nakuha na nitong Minotaur na hawak ni Baloyski. So that's gonna help them in this matchup to stay in the Lord Pit a little bit longer. Kasi yun yung i-expect mo. May panulak na, may panulak. Meron na panulak. Kumbaga, kaya nang tumuloy. Meron na pang water break. Kanina kasi puro kanin eh. Puro carbs eh. Meron na pang water break na yun. May pang water break na. Kumbaga, mailalaban na nila. Not to mention, full build na rin itong si Chidera. Mas mataas pa nga siya ng 1K gold kumpara dito kay Stitch. So that is already the fullest of potential na na-unlock ng Geek Fam. At yung kaninang 5K halos na hinahabol nila. Halos daan-daan na lang ngayon na posible pang mabaliktad. But they still have to take note sa kanilang mga inhibitors, inhibitor lanes. Burmese Ghoul, susubok dito ng Lord. Susubok ngayon ng Geek Fam. Gagana ba si Shadow? Burst down! Baloyski toon! Tinatry Angel! Pero Nico still with the retribution. Ngayon naman si Shadow ang tinatry target. Look at Chidera doon sa baba. Pero si Baloyski ang magiging kapalit. Dahil siya din out na target ng Burmese Ghoul sa gitna. Marky papasok doon. Makakatakas ba yung si the Violet of Quim? Hindi na dahil patutumbay na rin habang si Stitch. Tapang sipa lang ng mga bola! And that will be a four-man set or a four-man kill para dito sa Burmese Ghouls! And mukhang eto na ang pagmarcha ng Burmese Ghouls towards game number 3! Immortality pop! Luke, tinatry dumepensa! Pero aboy, mag-isa ka na lang! May passive ka pa ba? Wala na rin! Killing spree para kay Nico! And Burmese Ghouls will make it to match point!